Nitong Miyerkules ay nagbalik ang ilang kawanin ng Office of the Ombudsman sa bayan ng Masantol para linawin ang isyong kinasasangkutan ng 200 residenteng nadadawit sa manicure and pedicure kit scam. Bit-bit na makinatawa ng ombudsman ang 6 na pahin ng listahan na may lagda umano ng mga naturang residente mula sa 6 na barangay ng Masantol. Kasama sa pangalang nasa listahan ay mga residente ng Barangay Bagang, Palimpe, Sagrada, Cambasi, San Pedro at Alauli. Ayon sa mga kinatawa ng ombudsman, ang listahan na may lagda ay patunay daw na tumanggap ng livelihood kits noong February 2010 ang mga residente. Kasama raw sa tinanggap ang training video at kit para sa pagsasanay tungkol sa manicure at pedicure na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Pero itinanggi ng mga kapitan sa mga naturang barangay na kabilang sa kanilang nasasakupan ang mga pangalang nasa listahan. Isa man po sa mga tao dito nakalista, wala po ng taga Bagang, Barangay Bagang. Kaya dito po yung kung 30 po ang tao dito na nakalista, isa po dito ang aking kilala, si Reynoso Sunga. Ito po isang barangay captain ng Bebe Matwa. Wala naman po akong talagang tinanggap eh. Tsaka hindi ako taga Bagang. Taga Bebe Matwa po ako, doon ako nanunungkulan bilang isang barangay captain. Hindi naman nila ikinailan na residente ng Masantol ang mga nakalistang pangalan. Pero hindi raw tugma ang pangalan at kinabibilang ang barangay na mga nasa listahan. Kinumpirma ng mga kapitan na wala raw ganitong proyekto sa kanilang mga barangay. Pineke rin umano ang pirma ng ilang residenteng nasangkot dito. Kasi sa pirma lang, hindi ko naman pirma yung nakalagay sa listahan natin doon. Nagulat nga po ako kahit na blade lang, wala naman akong natanggap. Sa Barangay San Pedro, tanging si Aris Daen lamang daw ang tunay na residenteng nasa listahan at 2 taon nang nasa ibang bansa. Nakausap umano ni Kapitan Edilberto Ducot ng San Pedro ang asawa ni Daen at itinanggi nito ang pagtanggap ng livelihood kit ng asawa. Sa Barangay Sagrada, 4 lamang daw ang tunay na residenteng nasa listahan, ngunit pineke pa raw ang lagda ng mga benepisyaryo. Tinatanong ko nga kay Kapitan, ba't pedicure? Sabi ko, o bakit po mga lalaki yung binigyan? Kako, dapat sana babae yung binigyan nila. O, at least baka maniwala ka pa, no? Si Mang Pedro Bautista, residente ng Barangay Cambasi, ay biktima rin ng manicure at pedicure kit scam. Ayon sa mangingisda, hindi raw niya tatanggihan kung lambat o kaya ay bangka ang ibinigay. Pero hindi raw siya tatanggap ng sinasabing livelihood kit dahil hindi naman siya manikurista. Ipinakita pa niya ang kanyang lagda sa ID bilang patunay na pineke ang kanyang pirma. Wala naman akong talagang tinanggap. Maging ang patay hindi pinatawad at idinawit sa scam. Ang kapatid ni dating Masantol Vice Mayor Bajun Lacap na si Rodrigo Lacap kasama din sa listahan kahit namatay na noong Enero taong 2010. Kaya naman sa harap ng ombudsman, lumagda sa isang sinumpaang salaysay ang mga residente para linisin ang kanilang pangalan. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kawanin ng Office of the Ombudsman. Nasa fact-finding process pa umano sila, kaya't hindi pa sila makapagbibigay ng impormasyon kung anong ahensya o organisasyon ang nagpatupad ng Ghost Project. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang bayan ng Masantol sa isang ghost project. Matatanda ang naiulat din ang pamimeke sa pirma ng ilang residente na nakatanggap daw ng mahigit 35,000 pesos na halaga ng agricultural package mula sa Malampaya Funds noong 2009. Kasama si Sara Maniago, ako po si Zara Fajardo Marcaida. Alerto Alisto sa pagbabalita.